Isang kapamilya at reyna ng ABS-CBN, papasok sa isang show bilang bagong host. Ang mga kaganapan tingnan ng mga detalye. Excited na nga ang mga fans ng isang sikat na kapamilya actress na ito ang kaugnay sa bagong kaganapan sa kanyang karir sa showbiz. Latest kasi nasasawak na muli ito sa telebisyon na kung saan ay magiging bagong host ng isang kapamilya show. Isang taon matapos ang kanyang showbiz break ay kumpirmado na ang pagiging guest co-host ng reyna ng ABS-CBN na si Judian Santos Agoncillo. Nakatakdang pumasok si Judian Santos sa morning show na Magandang Buhay bilang kapalit ni Asia Songbird Regine Velasquez. Makakasama niya sina Melay Cantiveros at Julina Magdangal sa masayang usapan tuwing umaga sa Magandang Buhay. Ito ay kinumpirma din ng mga main host na sina Melay at Julina sa kanilang post sa social media nitong araw ng Miyerkules. Sa post ni Melay sa caption niya ay sinabi, "Confirm nga, bukas makakakwentuhan natin ang kumamshi nating si Mamshi Juday. Saya naman na to syempre at Magandang Buhay." Sa IG post naman ni Julina Magdangal ay sinabi, "May reunion, miss na miss ko na itong taong ito na makasama natin bilang guest pumamshi sa Magandang Buhay." Bukod sa dalawang host ng show ay official na ding inanunsyo ito ng Magandang Buhay sa kanilang official IG account. Sa caption ng post ay sinabi, "May bago tayong special guest kumamshi na makakasama. Bagong tsikahan at kulitan with our special guest co-host, Queen of Soap Opera, Mamshi Judian Santos, abangan sa Magandang Buhay." Sa kaganapang ito ay kukunin nga ni Judian Santos ang maiiwang pwesto ni Regine Velasquez sa host ng show. Ang pagiging host ni Regine at Judian ay originally ay si Carla Estrada, subalit dahil sa pagtakbo nitong nakarang eleksyon ay nagdesisyon na umalis si Carla Estrada sa show. Samantala naman ay si Regine Velasquez ay temporarily na nag-leave sa show dahil sa kanyang iconic concert with Sharon Cuneta at mga US concert tours ng dalawa. Bago pa man mag-break sa showbiz si Judian Santos, ay huli siyang nagkaroon ng programa sa ABS-CBN sa isang docudrama na may title na Paano Kita Mapapasalamatan na nagwakas noong June 26, 2021. Matapos ang kanyang show na iyon ay nag-break si Judian Santos sa mga TV projects. Katunayan ay naging vocal pa nga siya na hindi tatanggap ng kahit anong mga TV projects dahil na din sa pandemic. Nang magtapos ng kanyang show noon na Paano Kita Mapasasalamatan ay naging emotional si Judian Santos at sa kanyang pahayag noon sa isang virtual meeting ay sinabi, "When Tita Cory and Sir Deo called me up for a Zoom meeting, they explained to me kung bakit mag-i-end kami after 1 year and hindi naman siya iyong abrupt na pagtanggal. It's just that ABS, wala kaming sariling network and at the same time, marami pang pwedeng pagbigyan ng chance na makapasok sa trabaho. So you give chance to others, more than enough na sa akin, yung nakapagkwento ako ng buhay ng ibang tao at nakapag-share ako ng positive energy. Alam mo, hindi ko alam yung isa pang show na ako pa rin. Kung papalarin na ako na pa rin yung susunod na ipapalit na show, bakit hindi? Kung hindi naman, okay lang naman. Naiintindihan ko naman, lahat naman tayo naghahanap ng trabaho, di ba? Pero sa pagkakataon na ibang sitwasyon ng ABS ngayon, we all have to be very understanding. Hintay-hintay, dasal na sana matapos na lahat ito, all our lives would be back to normal hopefully soon. But ako, I am for ABS na sana, at some point, makabalik na rin sa normal programming yung station namin. Anong yung masasabi kaugnay dito? Shoutout tayo kina Jennifer Dorado, kay Rosemary Benedicto, at kay Rogelio Artacho. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.